this day on YAIS Unsolved, we'll be talking about the true stories that will haunt you. Siguro parang cliche na pakinggan to para sa iba. Pero may mga narinig na ba kayong ghost stories na dito mismo sa YAIS nangyari? Yung mga bago pa lang sa school na to, siguro wala pa naririnig or nababalitaan. Pero ako, sa 12 years ng pag-aaral ko dito, sobrang dami ko nang narinig na nakakatakot na kwento. Actually, sa 6 years din ng pag-aaral ko dito sa YAIS, ang dami ko nang narinig na ganyan. Yung iba, nakaduda. Kasi para imposible talagang mangyari. Oo, uso din kasi talaga sa mga estudyante yung nag-iimbento ng mga kung anong nakakatakot na kwento para takutin yung mga klase nila. Malakas kasi trip ng mga estudyante ngayon. Kaya nga eh. Pero pag teachers na mismo ang nagkwento ng sarili nilang experience dito sa YAIS, parang hirap na pagdudahan. Kasi wala namang silang rason para mag-imbento ng kwento, di ba? Tsaka lalong nakakapaniwala kasi yung mga kwento nila nagtutugma talaga eh. Kaya malalaman mo na hindi sila nag-iimbento ng kwento kasi may pagkakapare-pareho yung mga kwento nila. At hindi lang naman yung teachers at estudyante lang ang nakakaranas ng mga ganyang kwento dito sa YAIS. May mga alumni at dating teachers dito, pati na din mga maintenance staff ng school natin. Siguro yung iba narinig na itong mga kwento na ipaparinig namin sa inyo ngayon. Pero para sa mga hindi pa and wala pang idea tungkol sa mga paranormal happenings dito sa school natin, makinig lang kayo and kayo na bahala mag-decide kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang unang kwento na maririnig nyo ay galing kay Ma'am Ebeng. Pakinggan na natin ang kwento niya. May experience ako sa ganun, no? Nung siguro last year, during my TLE class, 2 p.m., dumaan ako dyan sa science lab. So, nung pagdaan ko sa science lab, may narinig akong nag-uusap English. English ang usap. So, patay yung ilaw, medyo sumilip akong gano'n. Lumingon lang ako, tapos sabi ko, wala namang tao. Dumiretso na ako sa klase ko rito sa room 4. Kasi may klase ako, TLE 2 to 3. Tapos di yung mga estudyante ko, kumuha ng book nila sa locker. Tapos pagbalik nila, nagtatakbuhan sila. Sabi nila, sabi ko, bakit ba kayo nagkakagulo? Kasi nag-uunahan sila pagpasok ng pinto. Ma'am, meron pong nagsasalita sa science lab. Pagsilip po namin, wala. Sabi nila, sabi ko sa kanila, ganun din, narinig ko rin yung kanina ng pagdaan ko. Sila ano pa yun, Joseph Espinosa, sila Jaira Alcala ata yun noon. Basta klase nila, yung section nila yun. So yun yung experience ko na sa mga hindi nakikitang mga nilalang dito sa YAIS. Tinatagal ko dito sa YAIS, sobrang dami ko narinig dyan tungkol sa science lab. May mga nakikita daw at narinig kung ano-ano. Pero kung ako yung nasa pwesto nung dalawang estudyante na yun, malamang tumakbo na din ako sa takot. Kahit sino naman siguro, diba? Ang susunod naman magkukwento ng experience niya ay si Sir Stephen. Third practical test nun, then hapon, kami ay nag-scrabble together with my co-teachers, then bigla akong napaihi, so pumunta ko sa CR ng mga lalaki sa baba bago mag science laboratory. Tapos na baka dilim doon kasi nga nakapating ilaw. Then pagtapos ko umihi, pag
pagbalik ko, napadungaw ako. Napasilip ako sa science laboratory na may pintuan. Then nakita ko yung babaeng mahabang buhok na nakatingin sa akin. So sobrang takot ko, so tumakbo ako pataas. Then sa sobrang takot ko, nakalimutan ko i-zipper yung aking pantalon. So pag-akyat ko sa library, kita yung underwear ko since hindi nga siya nakasarado. So nakakatakot talaga sa ganung pangyayari. So in that day, natakot ako at kwento ko yun sa mga co-teacher ko. Kung kanina, sa kwento ni Ma'am Ebeng, naririnig lang nila. Ito namang si Sir Stephen, nakita niya mismo. Sinong hindi mapapatakbo nun, diba? Saka hindi naman siguro tatakbo si Sir ng bukas yung pants niya kung hindi talaga siya natakot, diba? Kung ako dun, baka napaiya ako sa daan. At dahil malapit naman ang CR sa Science Lab, may isa pang magkukwento ng experience niya sa CR mismo ng boys malapit dun. Pakinggan na natin ang kwento ni Sir Kirby. Around 1 a.m. na madaling araw, dito ako sa YAIS nag-i-stay in kasama ko si Kita and si Kuya Ricky. Nung time na yon, naalimpungatan lang ako noon kasi nakaramdam ako ng naihiya ko. Then pupunta ko dun sa CR ng elementary habang naihiya ko. Meron akong nahagip sa paningin ko na batang naglalaro doon sa may dulo ng CR, pero hindi ko siya pinansin. Then nung malapit na ako matapos magwiwi, bigla na siyang dumaan sa likod ko. Tas malamig na hangin yung naramdaman ko nun. Tas yun nga, pag ano, lagpas niya, dali-dali rin ako lumabas ng CR. Tapos meron pa akong ano, isang kwento. Yung ano, every time kasi na matutulog na si Kuya Ricky, ako yung magpapatay ng tubig. Kasi minsan gumagamit pa ako ng tubig, yung maghugas pa ako ng pinagkainan. Then sabi ko kay Kuya Ricky, ako na magpapatay ng tubig. Tapos nung kukuha na ako ng tubig dun sa drinking fountain, eh napapatingin-tingin ako dun sa may second floor malapit sa library. May shadow na dumaan dun sa library, tas ang tagal ng lakad niya, as in ang tagal ng lakad niya. Yung lakad na parang ano, parang may tinitignan. Tapos pagkatapos sa paglagpas ito sa may plug ng Philippines, bigla na siyang nawala. Yun lang. Outside dun, wala na akong na-experience na iba. Napakadaming may kwento ng naranasan nila sa library. Hindi na namin na-interview lahat kasi sobrang dami nila. Pero kung gusto nyo din marinig yung iba pang may mga kwento sa library, huwag muna kayong umalis at makinig lang kayo dyan. Kasi siguradong magtataka din kayo sa mga maririnig nyo mamaya. Makinig lang kayo dyan kasi napakadami nyo pang dapat marinig. Pero alam nyo, sa tinatagal ko dito sa YAIS, hindi ko pa naranasan yung mga naranasan nila sa CR. Pero hindi ko din naman gusto na maranasan mga yan. Hindi lang si Sir Kirby ang naka-experience ng ganun sa CR ng boys. Madami pang iba. Pati na din sa mga alumni and school staff. Pero isa lang ang yung estudyante na pumayag na magkwento. Pakinggan na natin si Harold ng grade 8. Noong Japanese time, nag-uot ako. Tapos, kasi ang gagawin ko noon, iiyak ko.
pag-iihi kasi ako doon, mararamdaman ako na may palapit na anino or something na ano, nakakatakot. Tapos nung maghuhugas ako ng kamay, biglang nagpatay sindi yung ilaw. Kaya kinabahan ako yun. Eh, pero di ako tumitingin sa likod or sa gilid. Kasi alam kong lalo ako matatakot pag tumingin ako. Kaya pag iihi ako dun, di na lang ako tumitingin. Bago, nagmadali na lang ako umakyat sa Japanese room. Buti na lang talaga hindi lumingon si Harold. Kasi kung hindi, baka nakita niya din yung nakita ni Sir Kirby, no? Buti na lang talaga. Pero sa kwento ni Sir Kirby kanina, tungkol sa nakita niya sa library, meron pang isa na may connection ang experience niya sa nakita ni Sir Kirby na naglalakad sa may labas ng library. Pakinggan na natin ang isa pang grade 8 na si Maridy. Hindi ko makakalimutang experience is yung after mag-training ng volleyball, ako, si Kuya Aaron, si Trisha, tsaka si Francesca, nagkukantuan kami sa baba, nagtatawanan. Tapos, tinawag si Sir Curbs ni Ma'am Ocampo sa office niya. Tapos, noon, may nakita kaming shadow ng lalaki sa office ni Ma'am Ocampo, papunta sa speech lab. Tapos noon, nung una hindi kami naniwala kasi baka si Sir Curbs lang yung pupunta sa CR. Tapos, nung pangalawang beses na, nagtatakotan na kasi kami noon. Tapos, meron kaming nakita ulit na shadow naman ng babae sa library papunta sa Nihongo Room. Tapos doon, naniwala na kami. Tapos, sinabi ko sa kanila, meron akong nakitang mukha ng lalaki sa window ng guidance. Tapos ayun, nagtakbuhan na kami. Tapos ayun, nagdapa si Trisha. Wala na kasi talaga masyadong tao sa YAIS pag ganong oras eh. Kaya siguro dun lang yung panahon na nakakagala-gala sila. Pero kung ako papipiliin, mas gugustuhin ko nang makita yung nakita nila Meridy kesa mangyari sa akin yung nangyari kay Ma'am Shelo sa loob mismo ng library. Pakinggan naman natin ang nangyari kay Ma'am Shelo. Okay. So yung ikukwento ko, it happened siguro 2 years ago. Tapos doon sa library. Actually, there are a lot of speculations na may happenings daw or sightings daw dito sa school. And then, dati di ako naniniwala kasi I haven't seen one or I haven't experienced yun nga, yung mga ganong events. And then, yun nga, 2 years ago, kasi kadalas na pag wala akong klase, ang ginagawa ko, matutulog lang ako. So, I know, find time to rest para mag-prepare sa next class ko. Tapos, nung time na yun, parang parang gawaan ng grade. So, parang people come and go dun sa faculty room. So, hindi ako makapag-focus, hindi ako makatulog or makapagpahinga. So, naisip ko, dun ako sa library kasi wala naman halos napunta dun. Tapos, ang quiet siya, perfect for, magpapahinga. Tapos, I decided to, syempre, papatayin ko yung ilaw. Kasi gawaan ng grade. So, wala masyadong mga estudyanteng pupunta. So, yun na nga. So, doon ako nagstay sa parang sa gitnang portion ng library para sakto doon sa aircon kasi malamig. Hindi parang sarap matulog or magpahinga. Tapos yun, nag-rest ako, nirest ko yung ulo ko doon sa table. Tapos, mga ilang minuto lang din, hindi matagal yung pagdating ko, may nag-ano sa akin, parang may gumanon. So ako naman parang I find it odd. Sabi ko, sino magsusutsut? Ako lang yung tao doon, nakalock pa yung pinto. And if after nun, hindi higa ulit ako. Kasi hindi ko na pinakinggan eh. Parang sabi ko, ay wala lang siguro yun. Maya-maya ulit, nag-ano naman siya, twice naman. Gumanon na. Noon,
Parang medyo natatakot na ako kasi nakalaki yung pinto, eh ako lang mag-isa. True experience to ha, walang panghalong pambabola to. Tumingin ako sa likod, tumingin ako sa harap kasi sabi ko baka may tao. Eh wala ulit. Eh parang mas nananaig talaga yung antok ko noon or yung parang eagerness ko magpahinga, natulog ulit ako. Hindi, maya-maya, siguro parang nakulitan na yun kung sino man yun. Nagre-rest ulit yung ulo ko. May na-feel akong humawak na malamig na parang kamay ba or parang may humaplos sa ankle ko, dito sa paa ko, sa right ankle ko. After nun, hindi na ako nag-isip pa, hindi na ako tumingin pa kung saan. Bigla na akong napasigaw, umalis na ako sa library. Kasi nakakatakot, kasi yung mga sutsut, pwede ko siyang i-disregard. Pero yung tipong may humawak sa ankle mo, ibang klase na yon, di ba? So hindi ka na hinintay na baka may magpakita pa. So tumakbo na ako, yun, umalis na ako sa library. So isa lang yun sa mga creepy na experience ko dito sa school. Yun. Kasi yung iba naman, naririnig-rinig ko lang. So, hindi ako masyado naniniwala. Pero that time, nung na-realize ko na may na-experience akong ganun, yun, medyo naniwala na ako. So, simula nun, hindi na ako matutulog mag-isa doon, lalo sa library. Kasi ayoko nang maulit. Kasi nakakatakot. Yun lang. Ang tapang ni ma'am, no? Nakailang nasa kanya, hindi pa din siya lumalabas. Yan tuloy, hinawakan tuloy si ma'am. Kung ako kay ma'am, sa unang psst pa lang, tumakbo na ako. Kasi pag nangyari sa akin yun, kahit anong antok ko pa, talagang magigising diwa ko. Pero gaya nga ng sabi ni ma'am, noong una hindi rin siya naniniwala sa dinami-dami ng naririnig niya na kwento. Pero nung siya na mismo yung naka-experience, dun lang siya napaniwala. So, di rin talaga natin masasabi na gawa-gawa lang yung mga kwento ng iba dahil hindi pa natin na-experience mga ganun. May isa pang teacher na gusto din mag-share ng experience niya dito sa YAIS. Pakinggan na natin si Ma'am Chris. It was summer nang ako, may kinuha lang ako sa faculty. Pagkatapos, hindi ko in-expect na marami-rami yung dala ko, bigla akong nahulog. 2 steps pa lang, bigla akong nahulog. Hanggang sa bumulab ko, hanggang sa dulo ng hagdanan. Tapos, akala ko, mapipilayin ako. Biglang paglingon ko, parang may tumakbo. Na ano, that was my first encounter nung pumasok ako dito sa school. Pagkatapos, second naman, eh alam niyo naman, di ba, maaga akong pumapasok. 6:30, 6:25, nasa school na ako minsan. Makakarinig ka sa kabilang kwarto o sa room nang parang may nagbubukas ng pintuan. Tapos may nag-aano ng mga books. Tapos sa likuran naman ng desk, parang may nagbabasa o kaya may naglalakad. Yung tinatawag na stiletto shoes. Yan, yun ang madalas na naririnig. Tapos the third naman, yung last na, yung time na paglingon ko doon sa kabilang dulo ng hagdan sa tapat ng faculty, dulo ng hagdan, ayun yung tinatawag nga na doppelganger. Pero sa akin hindi doppelganger, itsurang tao pero shadow. Yun yung madalas ko nakikita dito. Kaya pag may dumadaan talaga sa dulo ng hagdan, sa tapat ng faculty, talagang ginagayo sila kasi nandun siya parati. So, yun yung laging ano niya. Kaya nga yung mga grade 5 dyan eh, minsan akala mo may naglalaro. Pero wala na. Wala nang bata dyan. So, yun lang. Yun yung mga experience ko na madalas na nakukwento nila, pero ako na-experience ko na. Eh kasi, isa, meron daw ata akong third eye. Grabe no, dati mga kwento lang daw naririnig ni ma'am.
pero na-experience na mismo yung ganun. Parang hirap talaga paniwalaan na pwede palang mangyari yung mga ganun, no? Oo nga eh, pero di pa dun nagtatapos ang lahat. Na-interview din namin si Ma'am Tin at siya din mismo ay may na-experience dito sa YAIS. Pakinggan na natin ang kwenta niya. Meron akong 3 na experiences na talagang medyo natakot ako. Although madami naman ako nafe-feel, kaya lang hindi kasi ako matatakotin. Unang-una, I believe that yung spirits na nagro-roam, wala silang power over me. Ako ang may power over them. So, kailang depende lang yon sa kung ano yung state ng katawan ko. Pag may sakit ako, or kunyari may problema ako, o pagod ako, yun lang. Parang doon ako nakakaramdam ng takot. So, first experience, siguro mga 2 years na ako nag-work dito sa YAIS. Meron akong math subject, algebra, after lunch sa 3rd floor. Sa room ninyo sa grade 12. So during that time, ang mga estudyante ko, second year students, sila Eliza Dato, yan yung batch nila. Yun. So nung pag-akyat ko, pagpasok ko, yung door kasi, nagsiswing siya eh, diba? Nagsiswing yung door dahil parang may spring siya. So pagpasok kong ganyan, bumabagsak kasi yun eh, kaya hinahawakan ko siya para hindi siya magbang. Pag hawak kong ganun, hindi ko nahabol. Tapos nakita ko, meron akong kasunod na batang babae. So feeling ko, parang bumagsak yung door sa kanya ng ganyan. Kaya hinabog ko, ay wait, gumanon ako. Tapos pagtingin ko, wala na. Kasi during that time, meron talaga kasi yung batang si Duday. Kung si Duday, parang grade 1 ba siya noong time na yun? Grade 1, grade 2. Tutor niya kasi si Teacher Mardine ata. So, hindi siya kaagad umuwi after ng classes. Nandito lang yun. So, lumilibot-libot siya. So, akala ko, siya yung kasunod ko. Pero yun nga, kasi kitang-kita ko may batang babae. Na akala ko na disgrasya na sarahan ng pinto. So, yun, wala. Pero yun nga, may naririnig na ako na madami na silang mga stories about small boy or girl na nakakita nila. So yun yung first experience ko. Second experience is with Teacher Rosana. Kamamatay niya lang noon. Nagka-class ako dito, grade 9 students ang klase ko, hapon. So habang nagka-class ako ng ganyan, napatigil ako kasi kitang-kita ko talagang pumasok si Teacher Rosana dun sa room. So kita ng mga estudyante yung reaction ko, parang nagulat akong ganyan. Tapos nagtanong sila, bakit teacher? Sabi ko, nakita ko si Teacher Rosana. Pumasok talaga siya ng ganyan. Na hindi ko na ma-recall kung bumukas ang pinto. Basta ang ano ko is nakita ko na siyang paganyan. Tapos yung shock ko, nakita nung mga estudyante. Yun. Tapos yung pinaka, yung recent na lang, na madalas kong nararamdaman. Pero hindi, ano mo yun, na sobrang pagod ko na dami kong ginagawa. Hindi ko na pinapansin sa principal's office. So, hindi ko, madalas kasi late na ako umuwi. 7, 7:30, 8 o'clock, 8:30, 9, mga ganyan. So, pag ako minsan, mag-isa na lang ako dyan. Di busy ako sa nagtatype o sa computer. May naririnig ako nagsashuffle ng papel doon kay Mambanan sa likod ko.
Minsan nawawala sa isip ko na o nga pala ako na lang mag-isa dito. So hindi ko pinapansin hanggang biglang mag-ano sa akin, shucks, wala na si Bambanan. Pansin yung gumagalaw doon. Ay, malakas siya, ganyan. Kaya, ma'am, ginagano ko. Tapos, pero alam kong wala. Tapos tumayo ako, tinignan ko kung wala namang hangin. Nagpatay na ako ng aircon. Pag gano'n kasi, nakapatay na yung aircon namin. Wala electric fan sa taas kasi. So yun lang na ano ko na parang reshuffling of papers. Tapos yun na, tatayo na yung balahibo, tapos parang lalaki yung ulo. Yun, pag gano'n, nagmamadali na ako. Ano na ako noon. Pero nagre-rebuke na ako. Nire-rebuke na siya, nagdadasal na ako ng prayer of yung kay Saint Benedict. Yun, na para to cast away mga evil spirits. Kasi tayo, diba, as children of God, meron tayong ano eh, may power tayo over them. Magka-cast away lang tayo in Jesus' name. So yun. Pero yung ganong ano, madalas nangyayari, twice or thrice na sa akin nangyari yun, na merong gumagalaw sa likod ng, dun, basta sa station ni Mambanan. Pero hindi ako natatakot. Ganun, hindi ako natatakot. Yung once lang na yun, kasi sobrang pagod ko nun. Na feeling ko, if ever na may makasalubong ako, o kunyari makita ko siya, feeling ko parang matatalo ako. Sa sobrang pagod ko kasi. So yun na yung mga three remarkable na experiences. Pero yun nga, ang ano ko lang, huwag matakot. Tapos, laging isipin na they're not souls. Evil spirits talaga lahat yan na nagpapanggap na soul ng isang loved one. Okay? Kasi yun nga, pag namatay tayo, ano tayo eh? Kumbaga, if ever nasa purgatory or wherever, pero hindi tayo bumabalik dito. Hindi bumabalik. Evil spirits talaga yun na parang ginagaya lang nila. Ginagaya lang nila yung soul ng loved one natin. Ang tapangan ni Ma'am Tin, no? Kasi, di ba, ilang beses na nangyari yun sa kanya. Pero, namamanage niya pa din maging kalmado. Though, tama naman si Ma'am na wala silang power over us kasi may God tayo. Kaya, di talaga tayo dapat matakot. Pero, still, di ba, di talaga natin maiiwasan matakot. Lalo na ako. Aminado pa naman ako na medyo duwag ako. Alam mo, yung kahit pilitin mong huwag matakot sa sitwasyon na gano'n, talagang maunahan ka pati ng takot, di ba? Pero, hindi pa natatapos dun ang lahat. We save the best for last. Pakinggan naman natin ang kwento ni Mama Belle. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga spirito or multo, not until nung naramdaman ko na talaga siya nung malaki na ako at nagtatrabaho na ako. So, nung unang pala ako nagtatrabaho dito sa school, so gumagawa, wala pa kasi ako ng laptop. So, nakikigamit ako ng computer. So, hindi pa doon nakalagay yung computer, sa ibang classroom pa. So, hindi ko na malaya na mga bandang alas 8, alas 9 na pala yun. So ako na lang pala yung tao dito. Pero akala ko, kasama ko pa sila Ate Gina. Kasi may mga naglilinis akong naririnig. May mga bumubukas-bukas ng classroom. And alam ko na yung katabi kong classroom nililinis pa. So, sa sobrang gulat ko, pagtingin ko, nakasarado na lahat ng ilaw dito sa school. So, sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko yata na-shutdown na maayos yung mga computer. Tapos, dali-dali ko na niligpit yung gamit ko papauwi. And then, sa sobrang takot ko, hindi ko alam, hindi na kasi ako tumitingin sa paligid ko noon dahil naunahan na, parang lumobo na yung ulo ko sa sobrang kilabot ko. Tapos, sa sobrang pagmamadali ko, nahulog talaga ako sa hagdanan.
na parang meron talagang tumulak sa akin na sobrang lakas. And then sa sobrang lakas ng pagkakatulak, parang ang layo talaga ng pinagtalsikan ko eh. I mean, parang sa sobrang bugbog ng katawan ko nung time na yun na nahulog ako sa hagdanan, nandun na pala ako sa tapat ng clinic sa sobrang dilim. Hindi pa doon ang clinic dati. So, malapit pa yun sa CR. So, pinipray over ko talaga yung pa ako. Pero nakapikit ako kasi wala talagang ka-ilaw-ilaw dito sa school. So, umiiyak ako noon. Sabi ko, Diyos ko, sana may makakita sa akin. So, syempre, kahit sobrang sakit na nampa ako, nagkalat yung gamit ko sa lapag, pinulot ko pa rin, and dali-dali ako lumabas ng gate. So, sa sobrang takot ko rin, nalock na pala yung gate nun. Kasi during that time, wala palang mga guard pa na on duty dito sa school. So, umuuwi sila. Buti na lang, merong tawag doon, isang nagtatrabaho din dito. Siguro, ano yun, napabalik siya. Kasi kinakatok ko talaga yung gate na nakulong talaga ako dito. Tapos pag uwi ko sa bahay, parang yung itsurang binugbog, parang sinapak. Sabi ng nanay ko, o saan ka galing? Sino yung kaaway mo? Sabi ko, hindi ma, nahulog kasi ako doon sa hagdan sa school. So, kinabukasan, hindi na ako nakapasok doon dahil yung paa ko sobrang pasa-pasa. And bugbog siya, and namaga. Ang tanong, saan ko nakuha yun? Yung mga pasa-pasa na yun. So, first time, yun yung first time experience ko. So, yung iba naman na experience, so tanghaling tapat sa isang classroom din. So, nag-e-exam, tahimik lahat. So, parang ganito, examination week. Merong parang umiiyak. So, akala ko may bata lang o estudyanteng nang titrip. Sabi ko, stop murmuring class. Tapos nagtinginan sila sa aking lahat. And then, sabi ko, sino ba yung umuungol or umaatungal dyan? Tapos, to their surprise, ha, teacher, wala naman eh. Sabi ko, stop it. So, I asked somebody na, please check the other classroom. Baka may umiiyak na bata nga doon. Tapos, sabi nung class president, teacher, wala po nag-PPE. Kasi during that time, may PPE. So, wala talagang tao doon sa kabilang classroom. So, una, dinedma namin. Kasi kami lang pala yung tao doon. So, nung pangalawa, parang palakas ng palakas talaga yung yung iyak nung bata. During that time, meron tayong isang kamag-aral na mayapa nung time na yon. And dun sa classroom na yon, nanggagaling yung iyak nung bata. Una, hindi ko ma-identify kung sino yun, pero parang iyak talaga ng batang babae. Tapos sinabi ko dun sa mga bata, okay, wala namang ganyan. Sabi ko, kasi tanghaling tapat, wala namang multo sa tanghaling tapat, and wala namang spirito. Pero nung sa sobrang parang papalapit ng papalapit, at feeling namin, may nasa corner lang talaga yung umiiyak na bata. Doon na kami nag-decide na i-dismiss na yung klase at huwag nang tapusin yung exam namin at kumain na kami ng tanghalian. And nag-joke nga lang ako na siguro gutom lang yun kung ano-ano kasing naririnig natin. Pero kitang-kita mo sa mukha ng mga bata, yung curiosity o yung takot na sino ba talaga kasi yung nantitrip or sino ba talaga nanggagaling, kanino nanggagaling yung iyak na yon. And speaking of that room kung saan nanggagaling yung iyak, so nagkaroon kami ng youth camp dati dito sa school, nag-overnight
dito kami. So, dahil sa baba yung venue nung ano namin, youth camp nun. So, naisipan ko sumortcut at dumaan doon sa tapat nung classroom. So, sa sobrang bigla na lang in a spar, siguro mga around 11:30 nung, kasi I'm checking kung may mga bata pa na pagala-gala. So, lahat na sila tulog. So, pag ano ko doon sa classroom, pagtapa ko doon, parang bigla na lang may nag-break sa pa ako. Na ewan ko, bigla kong kinalabutan tas humangin. During that time, wala namang electric fan sa koridore, pero mahangin yung time na yun. So I decided na wag na akong bumaba doon sa hagdan na yun. And then as in, well, back off talaga, hindi na ako tumingin pa pabalik. Ayoko rin tumingin doon sa may bintana, pero alam mo yun, ay pinipigilan ko talaga na huwag matakot. Pero during that time, ang weird talaga ng pakiramdam. So speaking of that, on that classroom din, so we held several classes doon kasi. So paiba-iba kasi na kami ng room assignment. So may nagpaalam na bata, kinakalabit niya kasi ako. Sabi niya, teacher, teacher, may I go out? Eh nagsusulat ako, nakatalikod ako sa blackboard. Tapos sabi ko, oh, bakit? Tapos nagtinginan yung mga estudyante, oh, teacher, bakit? Sino yung kumakalabit sa akin? Sino yung nag-go out? Sabi kong ganun. Ha? Sabi ng mga klase. Wala naman, teacher, eh. May batang nakapute na naka-uniform. Sabi kong ganun. Akala ko nga si Zainal, yung isa kong estudyante, kasi ganun lang siya kaliit. Tapos nakatingin sa akin, kalabit ng kalabit sa likod ko. Teacher, may I go out? May I go out? Eh, di nung nakulitan na, sabi ko, sige, go out. Nung pagtingin ko, sino yung ano, sino yung lumabas? Sabi ng estudyante, teacher, wala ka naman pinayagan na lumabas. Hindi, sabi ko, go ahead. Eh, sino yung kumakal? Hello, sir. So, sabi ko, talagang may batang nakatayo sa likod ko. Dahil busy tayo, nagpapaalam siya. Sabi nila, wala daw silang nakita na nakatalikod or walang lumabas during that time. Pero klarong-klaro sa akin na alam ko yung pintuan bumukas, tas meron akong pinayagan na lumabas sa bata. Kaya, to my surprise, nung tapos na akong magpasulat, oh, nakabalik ka na, Zainal? Kasi alam ko si Zainal yon. Si Zainal nakatingin sa akin na parang, hello, sir, di naman ako lumabas. At sinabi ko pa sa kanya, ba't ka nagpalit ng damit? Kanina nakaputi ka. Ha? Hindi, sir. Naka-uniform kami na pampi. Sulat kami nakadilaw. Hindi. May bata talaga na nakaputi na kumakalabit sa likod ko. So, para hindi na sila matakot during that time, nag-joke na lang ako. Siguro, ano, nagugutom lang ulit si teacher kung sino-sino kasi yung tawag doon lumalabas na hindi nagpapaalam. So, they keep on insisting, teacher, wala po talagang lumabas. So, hindi ko pinahalata, pero kinilabutan ako kasi naramdaman ko na may kamay talaga na gumanyan sa likuran ko. At nakita ko si kamukha talaga nung bata yun. So, yung expression niya, na alam ko na si Zainal yun, kasi nakatingin siya sa mata ko na parang staring blankly, na parang antagal-tagal ko pumayag na bakit hindi ko siya palabasin. So, ayun. So, si Zainal, sinabi niya, hindi daw siya yun kasi never daw siyang lumabas. So, usually, parang may mga unholy hour kasi tayo na sinasabi. Sa pagitan ng alas 12, alauna, alas 2, hanggang alas 3, tanghaling tapat, sobrang tahimik na mga bata. So, meron din dun sa pinakataas. Ganon din, laging ganon ang sitwasyon eh. Kung kailan tahimik kami, may ginagawa kami, bigla na lang bumukas yung pintuan. So,
Sabi ko, sinong lumabas? Nakatingin na naman, wala, teacher. Eh, bakit bumukas yung pintuan? Pakisara nga. And walang gustong magsara ng pintuan. So, sabi ko, walang gustong magsara ng pintuan. O, di ako na magsasara. So, sinara ko, dahan-dahan. So, nung time na yun, wala lang sa amin. Tapos nung maya-maya, nabisi na kami, tinatapos na namin yung gawain namin. Dahang-dahan na naman, nabumukas yung pintuan at parang may hangin na may naglakad sa aisle. So, nung nagtinginan kaming ganyan, kasi actually tahimik na ako noon. Dahil kami lang naman din yung nasa taas eh. Dahil wala naman din daw tao doon sa kabilang section dahil nag-PPE or meron silang laboratory na ginagawa. So, sabi ko, paki-check nga. Kasi kanina, nung nagdi-discuss ako, may parang ulo na sisilip-silip sa may pintuan. Tapos, akala ko kapatid nung isang bata. O, may kapatid kayo na iniintay kayo. Gusto yata kayong i-excuse. So, nung pag-check nila, teacher, wala po. Ah, okay. So, during that time, mararamdaman mo naman kung may hangin o wala. Pero, nung time na yon, kakaiba yung pakiramdam. Kasi, dahan-dahan na bumubukas yung pintuan na akala mo merong pumapasok. So, nung chinek nung isang class president namin na wala talagang tao, walang gustong magsara ng pintuan. Kasi ilang beses na naming sinara yung pintuan, pero patuloy lang itong bumubukas ng bumubukas at parang merong hangin na dumadaan sa harapan namin. So, yun yung mga kakaibang pakiramdam na naranasan namin no, dito sa eskwelahan. So, may time din sa library na minsan nag-aaral kami. Parang akala ko may mga batang naglalaro lang sa ilalim ng upuan. Bigla na lang gagalaw yung mga upuan. Pero pag-check ko, wala namang nandoon. Okay. So, yun yung mga kakaibang experience. And yung pinaka hindi ko talaga makakalimutan, yung isang estudyante iyak ng iyak. Nagpaalam sa akin, si CR daw. So, nung pagkabalik niya, nagulat siya, naunahan ko daw siya na andun. Sabi niya, teacher, saan ka dumaan? Sabi ko, anong dumaan? Hindi naman ako lumabas. Ha, teacher? Eh, nakita kita doon sa may labasan. Sabi ko nga, Teacher Mabel, hindi ka nga tumingin. Sabi ko, hindi naman kasi ako lumabas eh. Andito lang ako kahit tanungin mo sa mga classmates mo. Nag-check ako ng seat work natin. Hindi, sir. Ikaw talaga yung nakikita ko, sabi nung bata. Tapos, para i-pacify na lang siya, kasi parang agitated na siya. Sabi ko, oo, ako talaga yung umihi. Lumabas ako. Eh, saan ka dumaan, sir? Inunahan kita nung nakita kitang paakyat. Pero sa totoo lang, I must confess dun sa klase, alam nila na hindi ako lumabas. So, pinagkuwento ko yung bata. Ano bang nakita mo? Nakita kita, teacher. Ano? Nakatingin ka sa malayo. Nakatingin ka sa gate. Tapos, naglalakad ka. Tapos, bigla kang nawala. Kaya akala ko, tawag doon, umakyat ka na sa taas. At ang bilis mong umakyat. Kasi pagkaakyat ko, hindi ko alam kung saan ka dumaan. So, sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba sa doppelganger? So, yung doppelganger, ito yung mga tao na nanggagaya sa mukha natin. So, usually, kopyang-kopya nila yung physical appearance natin. Pero, hindi sila nagsasalita. And sobrang sila yung mga tawag doon, kung kopyahin man nila tayo, wala silang pakiramdam. So, walang emotion talaga. So, nung nag-joke ako, actually marami yatang tawag doon, estudyante na nakikita ako, pinapansin daw ako, hindi daw ako namamansin.
So, there was a time, parang sila Valerie yata yun, or sila Wendale. Tinawag nila ako sa classroom kasi nakaupo daw ako. Teacher! Teacher Mabel! Tapos, ako naman yung tipong teacher na kapag may tumawag talaga sa akin, nilingunin ko talaga kayo. Pero ito daw si Teacher Mabel na tinatawag nila, hindi daw tumitingin. So, ang ginawa nila, pinasok nila sa classroom. So, nung pinasok nila sa classroom, tawag doon, siguro ako na talaga yung nakita nila. Kasi, excited sila. Teacher, nakita ka namin. Oh, nakita niyo ako, oh, anong ginawa ko? Ikaw ba yan, teacher? Tapos sabi ko, oo, bakit? Kasi, kanina may nakaupo dyan, hindi naman kami pinapansin. Sabi ko, parang hindi kayo papansin. Tayo-tayo lang naman yung nandito. Hindi nga, sir. Kanina ka namin tinatawag kasi napadaan daw sila dun sa room na yun. Naalala ko, I was staying in that room din ulit kung saan merong mga parang umiiyak na sound, parang may mga tao, oh, pero sa totoo lang nag-PPE naman sila ganoon. So sabi ko dun sa mga bata, ipagdasal na lang nila kung sino yung nakikita nila, or much better, hawakan nila para to make sure na yun yung taong talagang tinatawag nila. So, yun yung mga kababalaghan na parang una, hindi ka maniniwala. Syempre, you have to have strong faith na there are entities talaga na seeking for our attention and they want to pray for them. So, yun yun. At marami-marami pang story. So, si Teacher Marlene, one time, may she rest in peace, yung pabango niya, na, kasi mahilig siya pumunta dito, minsan nangangamoy, yung pala anniversary niya, death anniversary niya. And here, sa isa daw sa mga faculty, so most of the teachers, natatakot kasi, nakakarinig daw sila ng mga yapak ng takong. Sa tanghaling tapat. Tas akala nila may natutulog doon sa isang cubicle kasi may mahabang buhok daw na nakaano doon na naka parang nagre-rest, nakatungo. Tapos bigla daw mawawala. Tapos marininig na naman. So I found out kasi we were very close friend ni Teacher Rosana. Please kasi yun ni Teacher Rosana. So, akala siguro ni Teacher Rosana. At doon, andun pa siya. So, ayun, lagi siyang nag-i-stay doon. And then the usual activity niya, kasi siya lang naman yung mahilig magtakong, siya siguro yung naririnig. Kaya sabi ko sa mga ko-teacher ko, huwag na kayong matakot. Kasi baka dinadalaw lang tayo ng kaibigan natin. So, yun yung mga stories. And then I found out na one of the classrooms din dito, pinabindisyonan. Kasi kung ano-ano daw nakikita ng mga bata, tas nagre-create na ng scare dun sa classroom na yun. Na, kesyo nakita daw doon si Teacher Rosana. Favorite pala ni Teacher Rosana yung classroom na yun. So, there was a time may mas pinamisahan yung classroom para mawala na yung mga entity na ando. Recently, re-review kami nila Joseph, nila Micah, dahil exam din noon. Inabot yata kami ng mga past 6:30 or mag-aalas 7 na yun. So, malakas yung loob namin kasi may mga varsity na nagte-training sa baba. Nagva-volleyball sila, nagba-basketball. So, in short, madami pang tao dito sa school. So, nung nagliligpit na kami, sabi ko kay Joseph, Joseph, ligpitin na yung mga gamit. So, tinago na lahat. O, patayin na yung ilaw at saka yung electric fan. Hindi pa kami nakakalabas ng classroom. Nagkatingin na kami ni Joseph kasi may nambato sa amin ng bote ng mineral bottle. So, chinek namin mula dito sa table hanggang dun papalabas na kami. Nagtingin na kami paano lilipad yung mineral bottle, wala namang hangin. So, nagulat kami. Kaya sa sobrang takot ni Joseph, dali-dali siyang lumabas at nagmumura doon sa loob ng classroom para mawala daw yung evil spirit. Pag-uwi namin,
na kala namin may nagbato ng bote dito sa loob ng guidance, pero kasiyahan lang naman. Sabi ko, wag ka na lang magpakita rito, pagdadasal ka na lang kita kung saan ka man ngayon. Yun yung pinaka-recent. Kaya sabi ko sa kanya, Joseph, wag mo na lang sabihin sa mga kaklase mo kasi baka matakot. Pero eto si Joseph, dahil sa sobrang amazing talaga yung nangyari, kababalaghan, hindi nakapagpigil, sinabi niya sa mga kaklase niya yung experience namin sa one of the classroom dito na may bigla na lang lumipad na mineral bottle sa amin nang papauwi na kami. And maraming experiences na parang hindi maipaliwanag. Nagpa-PowerPoint kami. Ang layo ko sa PowerPoint, pero yung PowerPoint flash ng flash doon sa room nyo. Tapos sabi ko, sinong nagpindot? Wala namang batang lumalapit kasi ang layo nila. Tapos ako lang yung nasa harapan. Sabi ko, ba't galaw ng galaw yung PowerPoint? So sabi nila, Lodger. So during that time, maayos pa naman yung laptop. Chinek ko. Maayos, okay, hindi naman siya yung pakita ng pakita. So, yung mga time na ganyan na sabi ko, Lord, ano man nangyayari, hindi ko rin ma-explain. Kaya napapadasal na lang ako na sana kung ano man yung mga spirit na yun, patahimikin na ni Lord. Makamit na nila yung peace and sana happy sila kung nasaan man sila. Sa totoo lang, di ko talaga alam kung saan ang magsisimula eh. Sobrang daming kwento ni Ma'am Mabel na nakakatakot na ang hirap talagang paniwalaan. Alam nyo, personally, hindi talaga ako naniwala sa mga multe eh. Kasi hindi pa ako naka-experience. Pero ngayon, yung matapos ko marinig yung mga kwento niya, medyo natakot ako kasi mature na sila at wala nang sense yung paggawa nila ng kwento kung nag-iimbento man sila. Lahat ng narinig nyo ngayon, tip of the iceberg pa lang. Kasi sobrang dami nyo pang kwento na hindi naririnig. Ako nga po pala si Timothy. I am Sheila and this is the pilot episode of YAIS Unsolved. I am Jolene, and there are lots of unexplainable things that happen in this world. We'll hear and see things that are hard to explain, but not unless we find out what it is. All these stories will remain unsolved.